para po ma-appreciate natin na magiging global. Because hindi gumagalaw, hindi lumalabas yung best natin pag hindi mo na-appreciate ano yung negosyo. Minsan kasi hindi natin na-appreciate yung meron ka. Halimbawa, hindi mo na-appreciate kung ano yung beauty ng network marketing, what's in store for you, ano yung mga bagay na hihintay sa'yo. So let me compare it again to employment. Para yung good points sa employment, yung work attitude or ethics mo sa employment, magamit mo dito kasi sa totoo, marami sa ating leaders, lintik tayo gumamit ng empleyado. Lintik tayo makabira. Kasi sa totoo lang, maganda naman talaga networking versus employment. But the truth is, maraming work ethics or work attitude na pwede mong ma-adapt from employment na magagamit mo sa negosyo natin. Halimbawa, when you're an employee, first day mo sa job, pag ikaw hinire na, meron tayong tinatawag na job description. Ayaw talaga niya. Ayaw niya. Yan. Di ba meron tayong job description, lalo sa mga nag-work dito. Am I right? And sa job description na yan, statement po yan, dyan nakalagay yung mga task mo, responsibilities mo, dyan nakalagay yung work na dapat ginagawa mo. Pag bago ka, alam mo nung bago ako sa work, lagi akong may kodigo. Daladala ko lagi yan kung binabasa ko lagi yan. Kasi dyan mo malalaman kung ano yung mga tinatawag na deliverables mo. When you say deliverables, yan yung mga tinatawag na dapat output na ibibigay mo sa kumpanya. So again, meron pong values dito na makukuha na ma-adapt natin sa networking. You're given a job description, and from that job description, nakalagay in detail ang job description mo, ang task mo, and responsibilities mo. Because from there, dun mo magagawa, pag tinrabaho mo, yung tinatawag na deliverables or output na expected sa'yo. Tama po ba mo? And sa task na to, bilang empleyado, araw-araw ba dapat ginagawa mo to? Araw-araw ba dapat nasa isip mo to? Dapat ba araw-araw internalize mo siya? Tama ba mo? Pag tumagal ka na, hindi mo na siya, hindi mo na hawak yung papel, in fact, yung job statement. Nasa isip mo na, memorize mo na siya. Again, it is expected from your job description that you will carry out your task and therefore, you know, deliver or mabigay mo yung mga tinatawag na output. And from there, ayan, sana totoo na to, ayan, it is expected na kung saan ka man affiliated or saan ka man connected na kumpanya, magawa mo, mag-deliver mo yung result. Again, dito, ang matututunan mo dito, mechanical din yan eh. Pag sabing mo na mechanical, darating ang panahon after 10 years, tatama rin ka rin, mag-burnout ka na rin, sanay ka na. But since sa mind mo, nung hindi mo pa nakikilala yung networking or wala ka pa ibang opportunity, in your mind, you are obliged to do this every single day. Tama po ba ako? Kasi you are being paid para magtrabaho to produce result. Makakapagreklamo ka ba kung pagod ka na? Hindi. Paano kung utinari na, anong gagawin mo? Di ba i-motivate mo yung sarili mo na pumasok ka pa rin kahit tinatamad ka? Tama ba ako? Ito yung sinasabi ko na meron kang matututunan. Na kahit sawa ka na, na kahit tinatamad ka, kahit mechanical o routine na para sa'yo, araw-araw mo pa rin ginagawa. Let's go back to your business in April. Sa business, okay? Sa business, meron tinatawag dapat na business activity. Sabi mo, business activity. Kahit saan kayo magtanong, ang purpose lang ng business activity at the end of the day is to make profits. Wala nang iba. Whatever establishment, whether you're in restaurant industry, whether in your water station, automobile, whatever, whether you're in retail, transportation, IT, kahit ano pa po ang nature ng negosyo, kailangan may business activity. Business activity includes operating, investing, marketing, selling, etc. Ang main purpose ng business activity
is to make a profit for the company. Wala nang ibang purpose yun. Again, the purpose ng business activity is to produce the desired result. Are we clear? Ngayon ang tanong, ang yung global ba? Business siya o employment? Business or employment? Business. So ano yung dapat meron ka? Job description o business activity? Business activity. You see? So dapat meron kang business activity. And again, ang main purpose ng business activity mo is to create a profit for your company. Ang company mo dito, since independent distributor ka, ang negosyo mo dito, yung network or yung organization mo. So therefore, kung ang purpose ng business activity is to make a profit, question, pag wala business activity, may profit o wala? May kita o wala? Kasi nga, ang purpose ng business activity, mag-produce ng result. So let me ask you now, what is your business activity? Question, dapat ba araw-araw may business activity? Yes! So as a business owner, are you conducting your business on a day-to-day basis? Because the truth is sometimes, we complain a lot, you blame your upline, you blame the economy, you blame the color of the C24/7 because it's color green, and apparently, baka unlucky ka sa color green. You blame whatever. Pero ang question is, meron ka bang daily business activity? Mahirap kasi mag-demand ng income pag kulang ka naman sa activity. So dapat tanong mo yun sa sarili mo, meron ka ba ang business activity every day? To some of you, nangihina kayo, nababurnout. Yung iba, again, mechanical na. Yung iba, managerial na. Yung existing mo, yun na lang inaalagaan mo. Pero hindi yun ang mag-aakyat sa'yo ng profit because ang totoo, kailangan meron kang activity. And what are those activities, my friends? Oh, dapat, alam na natin to. Prospecting, naghahanap kayo ng prospects. And you cannot stop looking for prospects, lalo na pag hindi pa stable ang income ninyo. Paano masasabing hindi pa stable ang income? Hindi pa consistent. May time na 5,000 ka monthly, may time na 10,000, may time na wala. Malalaman mong hindi pa stable ang income mo pag hindi ka consistent na kumikita monthly. So those of you who are not consistently making money yet and you stop prospecting, make my friends, hindi mo ginagawa yung dapat na activity na required ka. Are we clear? Yes. So ano ibig sabihin, para pala maging consistent yung income ko, dapat lagi ako nagpo-prospect. Or in other words, kahit na, hindi ibig sabihin kahit na hindi pa consistent yung income mo, mababaw pa lang ang grupo mo, huwag ka munang mag-manage. Kailangan you're looking for new prospects. Are we clear? Yes. Prospecting. Ayaw talaga niya. Pag umalayo ako, Troy. Ayan, babalik ko muna. Ayan. Bukod sa prospecting, iba pa yung... Iba kasi yung recruiting sa prospecting. Parang panliligaw yan eh. Hindi ka naman maliligaw agad eh. Maghahanap ka muna ng liligawan. Tama ba? Hirap naman nung hindi ka pa nakakahanap, naliligaw ka na. Sino liligawan mo? Hangin. So dapat naghahanap ka muna ng mga prospect ka, oy, type ko to, ito hindi, ito type ko, ito check G, ito medyo. Maghahanap ka muna ganun-ganun ng prospecting. You qualify first. Saka mo re-recruitin. Saka mo iimbitahan. Yung iba walang maimbitahan kasi walang prospect. Tama ba? Alam niyo, hindi naman mahirap mag-recruit. Ayaw lang ma-reject ng maraming tao, kaya hindi nagre-recruit. Ayaw ma-reject. Ayaw ma-busted, kaya hindi naliligaw. Machakin kasi. Lagi na lang siyang nababusted, kaya ayaw niya nang manligaw. Ganon din sa network. Maraming mga tao, ayaw ng rejection. That's why, anong ginagawa? Kung ano yung existing, kahit mabagal, pinagtsatsagalan na lang. You cannot do that in your business. From recruiting, of course, dapat may presentation ka. Because pag may presentation, may possible pay-in. Wala. Ayan.
May presentation, may possible? So pag walang pay-in, ano ibig sabihin? Pag kukunti lang pay-in, ano ibig sabihin? Kunti ang presentation. Sino dito yung muna may pay-in lagi? Oo. Taas ang kamay. Ako! Ano mas nakakapagod? Doon sa mga may laging pay-in o walang pay-in? Ano mas nakakapagod? Yung may pay-in o walang pay-in? Mas nakakapagod yung walang pay-in. Alam niyo ko bakit? Nakakapagod, ma-depress. Mag-alaman nakakapagod, mag-isip na mag-isip. Yung may mga pay-in, hindi napapagod. Alam niyo kung bakit? Excited lagi dahil may pay-in sila. Hindi napapagod yung mga yan. Ang madalas mapagod, yung walang ginagawa. Kasi isip ka ng isip. Ang madalas mapagod, yung hindi busy. Nararamdaman mo lahat ng sakit na katawan pag hindi ka busy. Yung mga busy, alam lang nilang pagod na sila pag nakauwi na. Pag patulog na, ay ang sakit pala ng ilod ko. Ay ang sakit pala ng ulo ko. Pero yung mga hindi busy, ay ako po. Lahat mabigat sa kanila. Kaya nga tinawag na business. Alam niyo saan magaling yung word na business? Business. Pagiging busy. Kaya pag ikaw, hindi ka busy, you're out of business. Malandra, sakto rin kayo. So pag hindi ka busy, wala kang business. My point here, ladies and gentlemen, is this. I once been a networker in my life. 14 to 15 years ako nag-network before ako maging part ng management ng me. And I know how it feels when you expect your business to thrive, pero kulang naman yung tinatanim mo. Ang taas ng expectation mo, pero yung workload mo sa pag-build ng network, hindi pantay sa expectation mo. There is where your disappointment comes from. Kaya dapat kung may expectation kang mataas, pantayan mo ng activity mo. Pantayan mo ng trabaho. Kaya ang labanan dito, pagiging busy. Busy in a productive way. That's why those of you, especially who are doing this for full-time, it is expected na busy kayo. Busy kayo dyan sa kaka-prospect, sa kaka-recruit, sa kaka-present. Pag may presentation, may possible pay-in. So more presentation, more pay-in. Sino dito nagka-pay-in ng walang presentation? Sige nga. Wala. Magic ang tawag to. Pagka meron kang pay-in, may napapalo-up ka. Ayan, pag may napatayin ka, may napapalop ka. Kasi may nagtayin eh, may bago. So pag wala kayong pinapalop up, walang bago. Pagka may meeting after meeting kayo sa grupo nyo, tatanungin nyo, follow up nyo yung mga downlines nyo ha. Ikaw nagtatanong ko sa sarili mo, sino kayo ipapalop ko? Alam mo yung sa walang pinapalop dito, yung personal follow up ha, wala na yung pay-in, kaya wala na yung pinag-follow-up. Kasi kadugtog ng follow-up, yung may pay-in. Kaya pansinin nyo yung mga distributors na maraming pay-in, busy sa kaka-follow-up yung mga yan. Ha? O, pagka may downline kang bago, nag-sign up, pinag-follow-up mo, meron kang i-goal setting, meron kang tuturuan. Kaya mauulitin ko, pag wala kang downline, mas nakakapagod. Kasi wala kang ginagawa. Pag may downline ka, ang dami mong pwedeng gawin. May pina-follow up ka, meron ka mag-goal set, may matuturuan ka kung paano gawin yung business. May maupuan ka. Kaya ang totoo, ikaw din ang gagawa ng paraan para maging busy ka. Hindi si upline, hindi si downline. Ikaw ang gagawa ng paraan para maging busy po kayo. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng mga activity, you have to create it because in life, either you create things to happen or allow things to happen. And if you want to become successful, you have to be a creator. Sabihin mo, creator. Because ikaw, tayo, at saka yung nasa taas, co-creator tayo. It
Hindi naman pwedeng siya lang lahat. We are co-creators with God. Para man yan eh. Halimbawa, sa PTA meeting, may nakita kang parent. Co-parent. Pag nasa faculty ka, co-teacher. In terms of your goals, co-creator may nasa taas. So that's why, you have to really work hard. You have to really push yourself. Mamaya pag-usapan natin, bakit to some people, hindi nila ma-push yung sarili nila. Meron kang possible meeting pag may mga downlines ka. You see, pag may napapayin ka, ang daming pwedeng activity. Kasi ang dami mong pwedeng i-meeting, ang dami mong pwedeng upuan, ang dami mong pwedeng turuan. Part of your activity, dapat umakyat ka ng training like this. And of course, natututo ka, tinitrain mo rin yung mga downlines mo. You have to be retailing. Mabalik talaga siya. Meron pong gumagalaw nang hindi ko ginagalaw. Ulit ah. Oh, nagre-retailing ka rin dapat because kailangan wide ang customer base mo. Actually, ito, review lang, lalo na sa may mga activities sa inyo parati. Nire-reiterate lang namin. So, may training, may learning, may retaining, part of your activity, pag may grupo ka, nagbabanding dapat kayo, hindi naman pwedeng puro lang hataw, meron ka talagang banding sa grupo. And of course, what you have to do is to consistently repeat everything sa mga sinabi ko. Guys, may bago ba rito? Wala? Ang bago rito. Hindi lang natin ginagawa. Ulitin ko, walang bago dito. Hindi lang natin consistent na ginagawa. If you want to become successful, you have to consistently do this. Hindi pwede paminsan-minsan. Parang pag-gym yan. Marami dito, ka-Facebook ko. Ang sinasabi nila, doon sa mga nag-gym na nagpo-post dito, ang laging sinasabi ng nagpapalaki ng katawan, consistency is the answer. Discipline is what it takes. May mga ganun kayo nilalagay. And kung sa katawan, sa pagpapalaki ng katawan, sa pagpapayat, kailangan mo ng consistency and discipline. Ganun din sa business. Wala namang bago rito eh. Narinig nyo na ito many times. Hindi lang sa amin, sa mga uplines ninyo. In fact, dyan kayo pinupukpok. Magkaroon kayo ng maraming activity. Ang problema lang to some people, hindi natin ginagawa. Ang tanong, bakit hindi ginagawa ng ibang tao? O kaya, on and off sila. O kaya, ginagawa nila pero hindi consistent. Ang totoo, mahirap gawin to kung hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang aim. Kung bakit nandito ka. Mahirap gawin to pag wala kang motivation. Mahirap mong gawin to kung nakikihiram lang kayo ng motivation niyo. Because ang downside ng pag-attend ng training at sa pag-idolize ninyo ng mga speakers, ng mga successful na tao, sometimes you tend to copy their motivation. Sometimes you tend to copy their passion. Walang problema ron pag namamapeho kayo ng why, ng motivation. Walang problema ron. Nagkakaroon lang ng problema ron kung yung motivation yung kinokopyahan mo is not the same level of your motivation. Kung yung gigil niya, yung passion niya, hindi mo passion. Nakikigaya ka lang. So at the end of the day, you have to really find out your own reason. Your own why. Kaya ang pinakamababaw na motivation, yung baliw ka lang. Kasi ang pagkabaliw, nawawala. Deep in your heart, you have to find out why you have to do Aim Global. Bakit? Matatapos na naman yung taon noong 2018, ang bilis ng panahon. Kapabirthday lang ni Coach John last year, birthday na naman niya bukas. Ang bilis! Kaka-34 ko lang ng isang araw. Maraming salamat po sa mga pamate. Dalawang araw na ako nagte-take yun, di pa rin tapos. Maraming salamat. We are not getting any younger anymore. Kayo pala, you are not getting any younger anymore. So you really have to do the business seriously. Are you with me? So before I even cut my portion here, I want you to find out inside your heart,
And do not copy anybody else. Magkakakopya ng motivation. Yung sarili mo. Kahit gano'n pa kababaw yan, yung amount na gusto mo, kahit gano'n pa kababaw yung kotse na gusto mo, basta good ka bigil. Okay lang yun. Huwag ka mamopya ng passion. You have your own passion. Are you with me?